Hello guys! Welcome to my channel. It's Bing Raga. Ngayon po ang ating menu for today is ang ating papaya. Papaya. Sabihin na sila. Ayan po guys, ang ating papaya. Gagawa po tayo ng acharang papaya. Ayan, dalawang pirasong papaya po yan. Ayan, nandyan na po yung mga ingredients niya. Nakasulat sa una. Kayo na pong bahala. Ayan po guys, dalawa po yan. Ayan. Depende yan sa laki ng papaya. Sa nilagay kong ingredients. Bahala na kayong mag-adjust kung maliliit yung papaya nyo or malalaki. Ayan po. So, ating gagaya din ngayon ang ating papaya. Sana natin ang paggawa ng atsarang papaya. Ayan po guys. Sino pa yung hindi nakaka-subscribe yan sa aking channel, please subscribe, like, and share para ma-notify kayo sa aking mga susunod na mga vlog. Ayan po guys, gawa ulit tayo ng papaya. Nakahiligan kong gumawa ng papaya kasi atsara kasi may papaya akong tanim dito sa Israel. Dito kasi guys, ang mahal ng papaya. Ayan. Dahil may bakura naman si Lola dito, ako po yung nagtanim. At ayan, napakinabangan ko na yung aking tanim. Yung buto na yan ay galing pa sa Pilipinas. Pinadala ko dito. Ayan, tinanim ko. O ngayon, nabubunga na ang aking papaya. O ayan na po guys, nagayad na po natin ang ating atsara. O, tignan nyo. Tiyaga lang sa paggagayad. Tapos na po ang ating dried na atsara. Lagyan po natin ng asin. Guys. Ayan po. Inalagyan ko ng asin. Ayan. Nakita nyo yung asin. O. Para siya ay lumambot. At syempre yung katas niya, mas lalong kakatas yan. Ayan po guys. Babad tapos sa asin. Ibababad natin yan. Nakita nyo naman kung paano ko siya inayan. Ayan guys. Sa maliliit na. Babad natin yan. Okay. Pag-guide natin. Ayan po guys. Tapos na siya. Ayan. Ang ginawa ko dyan guys ay lalagyan ko siya ng asin. Lagyan nyo ng asin. Kahit isang kutsara para lumambot siya at mano yung katas. Madaling pigain. Kaya lagyan nyo muna. I-soak muna natin ng mga ay 30 minutes. Isok muna natin. Ayan, habang nilagyan ko na ng asin, maghihiwa na tayo ng mga sangkap niya. Ayan, bawang, luya, sibuyas, saka yung carrots, saka yung red bell pepper. Ayan po guys. Naka-ready na. Ready na yan. Oh. Kayong sino pang hindi nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share. Ayan na po ang ating kasirola. May laman na po yan na nilagyan ko na po siya ng suka. Ngayon, iboboil ko yun. Iboil yun. Pero sa ngayon ay hindi pa, nakaready lang siya kasi inaano ko muna yung ating papaya. Yung ano bang tawag doon? Yung pinapalambot pa. Ayan guys, saka ko pipigain, pagkatapos kong pigain, lalagyan ko ng mainit na tubig para maalis yung asin at saka yung katas niya, parang mahugasan ba. Lagyan ko ng mainit na tubig, kumukulong tubig, tapos saka pipigain ulit. O yan guys, pinipiga ko na siya, yan yung unang piga. O. Diba, kumatas siya kasi na nababad sa asin. Babad pala. Nakalimutan ko na. Pasensya na guys. O yan, binabad ko na yan sa asin. Kaya pwede na siyang pigain. Tignan nyo. Para lumambot. Hindi siya matigas. Ayan, so kailangan natin ibabad sa asin. Tapos pigain mabuti. Yan lang. Nag-gloves kasi ako kasi alam nyo ang papaya ay nakakanipis talaga yan ng kamay.
pag nag ano kayo ng papaya, ninipis yung kamay nyo. Ayan na guys, tapos ko na siyang pinaga, binalik ko ulit doon sa lagayan. Ngayon po ay lalagyan ko na siya ng mainit na tubig para maluto ng konti. Konti lang. Nagpakulo ako ng tubig. Wait natin. Ayan. Ayan po guys. O, umuusok. Kumukulo yan. Tapos ibabad nyo. Lagyan nyo ng tubig. Para maalis na rin yung asin niya. At syempre lumambot yung ating papaya. At kailangan nating ilubog yan. Sa mainit na tubig. O, luin natin ng konti. Para siya po ay maluto. Babad lang natin. 5 minutes, 10 minutes, ibabad natin dyan sa mainit na tubig. Saka natin ulit pipigain. Dapat nakalubog siya para parehas na maluto. Yan lang guys. Madali lang gumawa ng atsara. Diba may papaya ako dyan sa labas? Kaya nakagawa ako ng atsara. Yan na po siya guys. Piniga ko na siya. Ready na po para ilagay natin ang ating mga ingredients. Ganyan lang siya guys. Tapos yung pinakulong supa, ilagay natin yung bawang doon, yung paminta, saka ayan po guys, oh. Nilagay natin yung red na sibuyas. Kung sa atin kasi yung lasuna, sabi nila yung maliliit na sibuyas, eh wala dito, kaya yung red na lang yung ginamit ko. Ayan po guys, yung raisins, yung red bell pepper, saka yung ating carrots. Ayan po. Yung ibang carrots ay ginawa kong pahaba. Tapos yung iba, nilagyan ko ng design. Ayan na po guys. Ganyan lang, ihalo nyo na ang ating mga ingredients. Ayan. Inaano ko yan kasi buo-buo yung ating papaya nung aking piniga. Kaya kailangan. Ayan na po guys. Pag naano nyo na, ayan. Ibuhos na natin ang ating pinakulong suka. Saka yung luya. Saka yung bawang, paminta, at saka yung red na sibuyas. Ayan guys, ang bango niyan. Ang bango-bango. Ayan. At nilagyan ko na rin yung sugar ay hinalo ko doon sa nilaga para matunaw yung ating sugar. Ayan na po guys. Halo-halo lang. Kayo nang bahalang magtimpla. Kung kulang pa yung sugar nyo, lagyan nyo pa. At kung iniisip nyo na kulang pa yung suka nyo, dagdagan nyo. Depende sa inyo. Depende kasi yan sa papaya.